guys. So, kalalagpas ko lang ng Suarez area. Doon pa rin ako sa main road. Pero kita nyo, walang sasakyan. Ako lang mag-isa dito tao sa kalsada. Yan, ito yung, dyan ako galing sa likod na yan. Yun yung bahay. Tapos, ito naman yung area papuntang trabaho. So, palabas na Ortiga 6 station. Wala rin sasakyan. Pero, hello guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah, it's me, ang naging isang hubadero ng Pasig. So for today's videos guys, gusto ko lang makita nyo or gusto kong samahan nyo. So sa everyday routine ko, every time na pumapasok ako. So time check guys is 4 a.m. na. So ganito oras ko sa pumapasok, papuntang trabaho, pag morning shift ako. So start time maglakad guys. So today is May 29. So almost 2 months na rin ako naglalakad papuntang trabaho. Pero okay lang, nasanay na rin ako. So tara guys, samahan nyo ako maglakad. Inches later. Pag ganitong oras guys, so wala pa masyado talagang tao. So lately, may tricycle na daw nagpapasada, pero mula nung nag-start na magkaroon ng tricycle, wala pa ako na timing na ganitong oras ng tricycle. Tapos kung magsaservice ka naman ng tricycle pupuntang work, 80 pesos yung bayad sa sakyan. So 160 balikan. Since nagkaroon ng tricycle, so last week or this week, hindi pa siya ganun karami. Paisa-isa pa lang yung dumadaan na tricycle. So, wala pa rin choice. Maglalakad ka pa rin talaga. Pero, okay rin naman maglakad kasi, alam mo yun, may benefits na rin naman siya makukuha talaga sa paglalakad. Okay lang. So, parang part na rin siya ng exercise ko. Since hindi naman ako nakapag-exercise masyado ngayon. Yun yung magandang nangyari ngayon sa pagkakaroon ng lockdown, ano, walang transportation. So, natuto tayo maglakad, which is nakatulong din naman para sa health ng bawat isa. So, hindi naman ako nagre-reklamo, pero okay na rin. Although medyo mahirap, kasi alam ba, almost 40 minutes or kulang 1 hour ako naglalakad. Every day, papunta ng trabaho. So, nakakapagod, diba? Pero, sanayan na lang din, guys. Ayan, palabas na ako ng main street. Ayan, dito lang ako sa highway. Ayan, naririnig na marami ng sasakyan. Ayan, guys, ito. So, may, ayan, palabas na ako ng street namin, barangay Tanyoga. So, start tayo maglakad, guys. Tumit ako ng kalsada. Ayan. A few moments later. Lakad tayo, guys. So, mga update ko kayo ulit after 13 minutes. So, maglalakad lang tayo. Pero pag ganito oras, wala pa masyadong sasakyan, more on truck pa lang. Wala ka talagang choice, maglalakad ka pa rin. Pero okay lang, sanayan na. So, pag everyday routine mo na siya ginagawa, parang feeling mo, malapit lang. Okay. Yan yung kalsada nilalakaran ko araw-araw. Ayan. Eh, sa likod na yan, doon ako diretso papunta na Ortiga 6 station. So lalabas tayo dyan mamaya sa highway. So sa pinakakanto ng si Raymundo, ang station na pinagtatrabahoan ko, o yung Shell na pinapasokan ko. Isang diretso lang naman siya, kaso medyo malayo, tsaka may part na madilim. Yung iba kasi ano, may part na nawala ng ano, light post, yung mga poste. Hindi ko alam bakit busted yung mga ilaw ngayon. So, pero may dala ko dito na ano, flashlight. Kasi pag pumapasok ako minsan na sobrang dilim or wala akong nakakasabihin na sasakyan, especially pag night shift din ako, naglalakad ako ng 8 p.m. so wala pa masyado sasakyan, kailangan talaga may dala kang ano, may dala kang flashlight kung backup. Okay. Everyday guys, ganito yung routine ko pagka morning shift ako. So first ko yung trabaho is 5 a.m. so kailangan 3:30 babangon ka. Then 4 a.m. maglalakad ka. Eventually. Okay, so habang naglalakad tayo guys, gusto ko lang shoutout si Ma'am Venus Lopez. Hello ma'am, shoutout sa'yo, kapusta po. And of course, yung bago kong kaibigan sa YT, si Jeros Tolentino. Shoutout sa'yo, Je. So congrats sa 100 niya na subscriber. So pagpatuloy mo lang din. Then huwag ka susuko, alam ko, kaya-kaya mo yan. Ganyan din ako nung nag-start ako, nung bago ako. Nawawalan ako ng pag-asa. Pero
Alam ko magaling ka, kaya mo yan. And shout out din tayo kay Jensen and Omang. Thank you sa inyong dalawa. Palagi nyo pinanonood yung ginagawa kong video. Of course, kay Hazel and Abdul. Salamat sa inyo, guys. Eliza and Nikki Dara. Salamat, salamat sa inyo. So, sa palagi nyong panonood ng mga videos na ina-upload ko. So, sa lahat din ng mga taga-Fresa Michelle, employee na kasama ko sa trabaho. Shout out sa inyo. Salamat, salamat ha. Okay, so nandito na ako ngayon sa malapit sa Furgold kung saan may stoplight dito. Tatawid ako. So medyo madilim, guys. Kapag natin ako ng tricycle sa mga ganito oras, wala pa. So wala tayong choice, maglalakad tayo, guys. Samahan nyo lang ako hanggang makarating ako sa office. Meanwhile, so ito yung part na sinasabi ko na wala pa masyadong ilaw or madilim na area. So wala pa masyado sasakyan, mga ano lang, mga truck pa lang na, which is di ka naman talaga din yung sasakay. Okay, update tayo, guys. So after 8 minutes paglabas ko ng bahay, so ito na yung area na sinasabi ko na medyo may part na madilim. So wala pa masyado sasakyan pag ganitong oras. Yan ang everyday na nilalakad ko, guys. Pagpasok ka siya kapauwi ng trabaho. Later. So, sa part na to, guys, so masyadong may part pa na madilim. Pero okay lang kasi nasanay na rin na everyday routine natin paglalakad. Mas okay naman na yan. May isa-isa lang yung mga sasakyan, mga truck. Pero pag nasanay ka na araw-araw mo ginagawa, mas parang normal na lang din. Part na lang din ng daily routine mo. Tapos mga ano pa lang nito, mga 4:10 a.m. So maya mayang konti, nasa work na rin ako. Bilisan na lang talaga maglakad. Pero yan, nakita nyo, wala mga shadow sasakyan. Meron man dumaan, guys, pa isa-isa lang. So yan yung part ng daily routine ko pag pumapasok ako. Ang masakit lang pag kaot mo sa trabaho, sobrang init, guys. So kaya palagi rin ako may dala na payo. Yes, para sobrang init or ulan, meron din naman akong ano, ipang protekta ako. Maya-maya, guys, update ko kayo. 20 minutes later. Update tayo, guys. So kalalagpas ko lang ng Suarez area. Doon pa rin ako sa main road. Pero kita nyo, walang sasakyan. Ako lang mag-isa dito tao sa kalsada. Yan, ito yung diyan ako galing, sa likod na yan. Yun yung bahay. Tapos ito naman yung area papuntang trabaho. So palabas na Ortigas Extension, wala rin sasakyan. Pero sana kaya na lang, guys. So everyday naman kasi ganyan na ginagawa ko. So mamayang hapon naman, may mga sasakyan na kasi labasan na. Pero sobra namang init maglakad. Yun naman yung kalaban ko pagkahapon na uwian ko. Ngayon umaga, hindi nga mainit, pero wala masyadong tao sa kalsada. Ako lang naglalakad. Pero okay lang. Sana yun na lang din. Kaya may tricycle, pero hindi ko alam kung namamasada. So mga ano na rin. 20 minutes na rin ako naglalakad, guys. So medyo malapit na rin ako sa trabaho. Yes. Update ko kayo pagka malapit na ako sa station, ha? 2 inches later. So 35 minutes ako naglakad mula ng bahay. Malas ako na bahay, 4 a.m. So, nandito na ako ngayon sa Ortiga Sabeño Extension, nasa main road na ako. So, ito na, nakikita ko na yung office shift. Nakikita ko na yung workstation ko. Ayan. So, nandito na ako ngayon sa station. So, kung saan ako nagtutrabaho. Ayan. 4:36 na ng umaga, nandito na ako. So, medyo mas maaga ako ngayon nakarating kasi binilis na ako maglakad kasi nakakatakot kanina, wala ako nakakasabay. So that's it for today, guys. So update ko na lang ulit kayo mamaya. Ay, kasama ka sa trabaho. Away ka naman. Yeah, dito ako sa office. So dito na lang tayo, guys. Salamat, salamat sa naman ako sa everyday routine ko pagpasok ko sa trabaho. Dito na lang tayo, guys. Salamat, salamat.